at mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez, DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Dali ko ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Huwebes, ika-apat na sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita! Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, umabot na sa siyam. Dalawang Pilipino kabilang naman sa mahigit 900 sugatan. Pasada Balita! Mahigit 1,000,000 mag-aaral apektado ng mainit na panahon. Pasada Balita! Mayorya ng mga Pilipino suportado ang economic cha-cha patay sa survey. Pasada Balita! Korte sa Davao nag-issue ng warrant laban kay Pastor Kibuloy, religious leader itinuturing ng pugante sa batas. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, kita ng Bureau of Customs tumaas. Pasada Balita! Balita sa ibayong dagat, El Nino, isa ng national disaster sa Zimbabwe. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan, NU wagi kontra UE sa pagpapatuloy ng UAAP Volleyball Tournament. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Banyes. Pasada! Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye. Umabot na sa siyam ang bilang ng mga namatay habang mahigit 900 iba pa ang nasugatan matapos ang magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Taiwan kahapon. Iniulat ng National Fire Agency na nagmula ang mga namatay sa Hualien Country na mismong epicenter ng lindol. Mahigit kalahati ng tinatayang 26 na gusali ang gumuho kung saan karamihan sa mga ito ang nasa Hualien at nasa 20 katao ang pinangangambahang natrap sa mga gumuhong establisimiento. Samantala, 50 mga hotel worker naman ang nawawala habang patungo sana sa isang national park nang maganap ang malakas na pagyanig. Ang 7.2 magnitude quake na naitala kahapon ang itinuturing na pinakamalakas na lindol na naranasan ng Taiwan sa nakalipas na 25 taon kung saan inaasahan naman ang mga aftershocks sa mga susunod na araw. Pasada Balita! Kabilang naman ang 2 Pilipino sa bahagyang nasugatan sa 7.5 magnitude na lindol sa Taiwan. Ito ang kinumpirma mismo ni Migrant Workers Officer in Charge, Hans Kakdak, kaugnay sa sitwasyon sa nasabing lugar. Gayunman, tiniyak ni Undersecretary Kakdak na walang Pilipinong malubhang na apektuhan ng lindol. Kaugnay nito, wala pang natatanggap ang Department of Migrant Workers na ulat hinggil sa mga Pilipinong nawala ng tirahan dahil sa malakas na pagyanig sa Taiwan. Pasada Balita! Halos balik normal na ang sitwasyon sa mga karagatan ng Pilipinas sa kasunod ng tumamang 7.2 magnitude na lindol sa Taiwan. Ito naman ang kinumpirma ni PIVOX Director Teresito Bakulpol dahil maaari nang pumalaot ang mga mangingisda sa mga karagatan. Ayon kay Director Bakulkol, pinapayagan na rin buksan ang mga resort at bumalik sa mga tirahan o tahanan ang mga nagsilikas na residente mula Isabela, Cagayan, Batanes at Babuyan Group of Islands. Wala rin sila anyang nakikitang pagbabago sa sea level sa mga karagatang sakop ng bansa na nakaharap sa Taiwan. Binigyan din pa ng PIVOX Director na hindi na sila maglalabas ng panibagong tsunami warning.
Pasada Balita. Handa naman ang pamahalaan ng tulungan at suportahan ang mga Pilipino sa Taiwan na naapektuhan ng 7.2 magnitude na lindol. Sa official X account ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ito na batid niya ang hirap na nararanasan at nararamdaman ngayon ng mga kamamayan sa Taiwan matapos ang malawak na pinsalang idinulot ng naturang matinding pagyanig. Ayon pa kay Pangulong Marcos, anumang tulong handang ipaabot ng pamahalaan ng Pilipinas sa lahat ng mga apektadong Pilipino. Siniguro naman ang Pangulo na ginagawa ng Department of Migrant Workers at ang lahat ng hakbang para sa kaligtasan ng halos 160,000 na mga Pilipinong naninirahan sa Taiwan. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, na daragdagan pa ang mga paaralan na lumilipat sa alternative delivery mode dahil sa matinding init ng panahon. Batay sa pinakauling datos ng Department of Education, aabot na sa 4,000 eskwelahan sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang nagpatupad ng ADM. Umalo naman sa 1.3 million ang mga mag-aaralang apektado ng pagsuspinde ng face-to-face classes. Nabatid na pinapayagan o pinayagan ng DepEd ang mga opisyal ng paaralan na magpasya kung kinakailangan itong lumipat sa ADM o yung tinatawag na alternative delivery mode dahil sa nakapapasong init ng panahon. Pasada Balita! Samantala, umabot na sa tinatawag na danger category ang heat index sa ilang lugar sa bansa kahapon. Ayon sa PAGASA, naitala ang 43 degrees Celsius na init factor sa Dagupan City, Pangasinan, Dumangas, Iloilo at Kataruman sa Northern Samar. 42 degrees Celsius naman ang mainit na naramdaman sa Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa City sa Palawan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Cotabato City at Maguindanao nitong Miyerkules. Samantala, batay naman sa heat index forecast ng PAGASA ngayong araw, posibleng umabot sa danger level ang heat index sa Kataruman, Northern Samar, Dagupan City, Pangasinan at Sangli Point, Cavite. Gayun din sa Puerto Princesa City, Palawan, Dumangas, Iloilo, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Central Bicol State University of Agriculture Station sa Pili, Camarines Sur. Pasada Balita! Isinailalim na ang Sibalom Antique sa state of calamity habang ang bayan ng Aniniway ay naghahanda na rin para magdeklara dahil sa tumitinding epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa Sibalom Municipal Disaster Risk Reduction and Management, naapektuhan ang hanap buhay ng kanilang mga residente kung saan tinatayang aabot na sa 42 million pesos ang pinsala sa mga pananim o palay simula pa noong buwan ng Enero. Pasada Balita! Samantala, mga sakit ngayong tag-init, ibinabala ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Pinag-iingat ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang publiko sa mga sakit na posibleng makuha ngayong panahon ng tag-init. Anya, posible kasing tumaas ang kaso ng mga sakit na kaugnay sa mainit na panahon na nararanasan ngayon sa Pilipinas, lalo na't patuloy ang naitatalang mataas sa temperatura ng pag-asa. Git ni Reyes, dapat maging alerto kapag nakakaranas na ng mga sintomas ng sakit na may kaugnay sa init ng panahon at sundin ang mga payo ng Department of Health para maiwasang magkasakit. Gaya na lamang anya na iwasan ang pananatili sa labas kapag tirik ang araw, pag-inom ng maraming tubig at iwasan ang pag-inom ng tsaa, kape, soda at alak. Kasabay nito, hinimok din ng mambabatas ang mga employer na sundin ang direktiba ng Department of Labor and Employment sa proteksyon ng kanilang mga manggagawa mula sa heat stress, lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas ng opisina. Mabatid na sa tala ng pag
pag-asa nitong March 28 hanggang April 1, nakapagtala ito ng mataas na temperatura na abot sa 41 degrees Celsius sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito si Patrol 11, Tina Durasco, para sa Impira Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa pagtanggal sa mga restriction o paghigpit sa foreign investment at negosyo sa saligang batas. Batay ito sa pinakauling survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng international think tank na Strat-Based Institute. Lumalabas sa nabanggit na survey na 64% ng mga Pilipino ang naniniwalang magre-resulta sa high quality o mabuting kalidad ng trabaho at mataas na sahod at benepisyo ang pagtanggal sa mga paghihigpit sa foreign investment at mga negosyo. 56% naman ng mga Pilipino ang inaasahang bubuti ang mga serbisyo para sa mga stakeholder at customer, habang 55% ng mga respondent ang nagsabing magre-resulta ito sa foreign capital na nadodominate o pinangingibabawan ng mga local investor at mga business. Kaugnay nito, 54% ang naniniwalang bababa ang presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa pagtanggal sa restriction sa foreign investment at negosyo sa saligang batas. Madatanda ang pabilang ang pagtanggal sa paghihigpit sa foreign investment sa panukalang resolution of both houses number 7. Kasada Balita! Nakahanap naman na kakampi ang mga nagsusulong na amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sa isiniguang consultative session kaugnay sa Chacha na inorganisa ng Democracy Watch, kinumpirma ni Carpio ang kanyang suporta sa resolutions of both houses 6 at 7. Ang RBH 6 at 7 ay kapwa naglalayong amyendahan ang tatlong economic provisions ng saligang batas upang mabigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na baguhin ang mga limitasyon kaugnay sa pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Si Carpio ay naunang nagpahayag ng pag-aalinlangan sa mga isinusulong na panukalang pagbabago sa konstitusyon. Paliwanag ng dating maestrado ng Korte Suprema na ang kanyang pagsang-ayon ay sa kondisyon na magkakaroon ng pantay na pagkakataon sa pamumuhunan sa bansa ang mga dayuhan. Pabor din siya sa balansing pamamaraan kung saan ang mga dayuhan ay bibigyan ng kaparehong pribilehiyo sa Pilipinas tulad ng natatanggap ng mga Pilipinong negosyante sa bansa. Kasada Balita! Piniling naman ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na isama ang political provision sa ipinapanukalang charter change. Nice din ni Gadon na palawigin ang termino ng mga kongresista, gobernador, vice-gobernador at iba pang mga lokal na opisyal ng 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon lamang. Magiging epektibo ang term extension sa 2028.
lulusutin sa Senado ang nabanggit na panukala, tiyak na bababa rin ang trust rating at performance rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ngayon tumaas ng 2% batay sa pinakahuling survey. Dahil dito umaapila si Congresswoman Castro na ibasura ang tsa-tsa at pagtuunan ng pansin na lamang ang tunay na pangangailangan ng taong bayan. Pasada Balita! Sa oras na 19 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, muli naman tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ilang environmental laws papaamyendahan para maiwasan ang pagtatayo ng mga struktura sa mga protected area. Detalye mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Isusulong ng mga senador ang pag-amyenda sa mga batas pangkalikasan o environmental laws para maiwasan na makapagtayo ng mga illegal na istruktura sa mga deklaradong protected areas sa bansa. Ito'y matapos sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na structure na naipatayo sa protected area sa Guyana Resort sa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Ayon kay Senate Committee on Environment Chairperson Senator Cynthia Villar, kabilang sa mga kinukonsidera nila ang pagmamandato at pagbibigay otoridad na sirain o demolish na agad ang mga makikitang illegal na istruktura sa protected area. Sa git ni Villar, kapag hindi kasi demolish agad ang mga illegal na structure, maaari pa itong gayahin ng iba. Maging si Senate Committee on Tourism Chairperson Senator Nancy Binay ay pabor sa demolition. Tiwala rin si Binay na may papadebolish o may papagiba ang controversial na Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Git ni Binay, hindi sagot sa paglabag sa batas ang pagbabayad lang ng multa na 50,000 piso. Kaya sinusulong rin ni Binay na magkaroon rin ang pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno na pipirma sa mga permit o clearance na makapagtayo ng structures sa mga protected areas. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, mga kamera ng MMDA gagamitin na ng LTO laban sa mga pasaway na motorista. Bakit ngayon lang, Patrol 30, Jelly Mendez? Yes, Idol, sisimulan na nga ng Land Transportation Office ang paggamit ng mga kamera ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA para sa pagtatala ng mga paglabag ng mga pasaway na motorista sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region. Ito ang binigyan diin ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II na kanilang sisilipin o sasaliksikin ang mga recorded videos na naitala ng MMDA na magiging basehan para sa pag-i-issue ng show cause order. Anya, papasok sa kanilang tanggapan ang lahat ng footage ng mga violator para alamin kung ilang beses ang kanilang naging paglabag bago patawan ng kaukulang parusa. Matatanda ang ipinag-utos ng opisyal ang paikipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa MMDA tungkol yan sa posibleng paggamit ng kanilang kameras. Anya, pumayag naman ang pamunuan ng MMDA sa mungkahin ng LTO na layong madisiplina at mailayo rin sa kapamakan ang mga motorista. Batay sa kasunduan, ipapasa ng MMDA ang captured videos ng mga lumabag kabilang ng mga detalye sa petsa, oras at plaka ng sasakyan na sangkot sa anumang traffic violations. Kaugnay nito ay pinasalamatan naman ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, si MMDA Chairman Romando Ortez sa patuloy na kooperasyon at koordinasyon upang maging maayos ang biyahe ng mga motorista sa Metro Manila. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad agad si DWIZ Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, bigo pa rin maaresto ng mga otoridad sa Davao City si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Sa kabila ito ng warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12,
para sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Acelito Albao, hindi nila natagpuan si Pastor Kibuloy sa lahat ng mga ari-arian nito sa lungsod, maging sa Island Garden City of Samal. Tiniyak naman ni Director Albao na magpapatuloy ang kanilang paghahanap sa naturang religious leader na itinuturing ng pugante hanggang sa maibalik nila sa korte ang nasabing warrant. Samantala, nahuli naman ng NBI ang isa sa mga akusado sa child abuse na si Crescente Canada. Sa bisa ng warrant of arrest na iliwas ng Davao City RTC Branch 12, sumuko naman ang dalawa pang akusado na sina Pauline Canada at Sylvia Semanyes. Gayunman, nakapagpiyansa rin ang tatlong akusado sa korte. Pagkakasada Balita! Samantala, umakyat na sa halos 50 ang bilang ng namatay sa pertussis habang umabot na sa 842 ang naitalang kaso sa bansa mula Enero 1 hanggang Marso 20 o Marso 3. Batay sa datos ng Department of Health na inilabas ni OIC Assistant Secretary at Deputy Spokesman Albert Domingo, ito'y mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso sa kalintulad na petsa noong nakaraang taon. Pinakamaraming naitalang kaso ng sakit sa Mimaropa na aabot sa 200, 152 naman sa NCR, 122 sa Central Luzon, Central Visayas at Western Visayas, 72. Maaari pang mabago o magbago ang nasabing bilang dahil na rin sa late consultations at mga report. Pagkakasada Balita! Oras! 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng AM. Pabagal-bagal! Bawalang kukupad-kupad! Pagkakasada! Pagkakasada Balita! Sa oras na 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapangulo ng ASEAN Taekwondo Federation, dati ring congressman ng Makati at dating miyembro o miyembro ng Philippine National Taekwondo Team mula 1982 hanggang 1989 at naging team captain din ng kanyang huling 4 na taon sa nasabing team. Kung babasahin ko po lahat ng kanyang credentials, baka hindi na tayo magkaroon ng oras para ma-interview. Walang iba po kundi si Idol Monsul de Rosario. Idol Monsul, good morning! Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23. Idol! Hi, good morning, John Ibanez. Good morning din sa lahat ng mga listeners yun sa DWIC. Apo. Sa lahat ng mga followers nyo. Apo. Malaking station kayo kasi AM, nationwide to. Apo. Idol, nagkaroon lang ako ng interest at gusto ko lang malaman talaga. Unang-una, ikaw bilang matagal ng karapista nasa level at nasa ganitong klase ng sports, ano unang-unang naging reaction mo nung mabalitaan mo itong 17-year-old na dalagita o dalaga na isang yellow belter na pinaspar ng kanyang coach sa isang black belter na lalaki? Well, nagulat ako dito sa balita na to. Nasa ibang bansa ako nung subabog at pubutok to. Wala akong kamalay-malay na may ganitong pangyayari. Nangyari pala nung February. Ang una kong reaksyon, una-una, nalungkot ako at nakonsensya. Nalungkot ako dahil kumbaga minor di edad, babae, yellow belt, tapos full blast ng black belt na balita ako sa black belt na to, national team player pa daw to dati. At lalaki po. At mabigat yung timbang. Tapos medyo, siyempre, nakonsyensya ako dahil, kumbaga, nung kabataan ko, pinasikat natin ang combat sport at Olympic sport ng Taekwondo. At binigyan ko ng inspirasyon mga kabataan na subukan tong sport na to dahil maraming magandang bagay na mabibigay sa buhay ng isang bata, sa isang estudyante.
nalungkot ako na konsyensya na bakit ganito ng mga nangyayari ngayon sa Taekwondo sa Pilipinas. Alright. Samantalang nung bata kami, hindi namin papayagan yung mga ganyan pangyayari. Kami mga player noon, pag may ganun balita, talagang hahantingin namin yung bumugbog sa babae at kaming gugulpi doon. Alright. Second question, Idol Mansoor. Bilang tagapangulo ng ASEAN Taekwondo Federation, anong hakbang po ang pwede niyong gawin, in particular dito sa coach na to, na si Coach Jerry Salvador, na may pakana nitong nangyaring ito? Well, sa totoo lang, sir, off-limits ako sa pagpatakbo ng Philippine Taekwondo Association at anong mga hakbang na gusto nilang gawin. Bilang ASEAN President, ang overall trabaho ko lang ay kung may problema at may reklamo at may gustong humingi ng tulong ang 11 countries, lalong-lalo na sa Southeast Asian Games, mga competition ng Taekwondo sa Southeast Asia, doon lang mo nakatutok ako sa competition at sa mga pag may request silang tulong. Pero yung rules and regulation, yung pamalakad ng asosasyon ng every country, hindi ako pwede makisawsaw at makialam dyan. Dati po ako Secretary General ng Philippine Taekwondo Association noong 2019. Pero natanggal na po ako nila. Kaya dito ako napadpad sa ASEAN Taekwondo Federation. Alright. Pero bilang isang kinatawa natin at bilang isang dating mambabatas din na kongresista ng Makati at sa iyong personal level, wala ka bang pwedeng magawa dito sa kasong ito, Idol? Well, ako, ang pwede kong sabihin, yung pananaw ko, yung personal pananaw, kung ano dapat hatol ibigay dyan, pwede ako magbigay ng suggestion at recommendation sa mga opisyales ng Philippine Taekwondo Association. Pero at the end of the day, ang masusunod dyan, ang nagko-control ng association. Hindi naman ako yung leader ng Taekwondo sa Pilipinas. Siyempre, yung leader ng Taekwondo sa Pilipinas ang masusunod. Alright, eto na lang po. Kasi itong coach na to, ulit-ulitin ko ang pangalan ha, Coach Jerry Salvador, ang kanyang katira naman unang-una expect na raw po na masasaktan at magkakaroon ng injury dahil combat sport or physical itong sport na pinasok. Tama po bang pananaw ito? Well, alam mo, John, no? John Ibanez. Opo. Yan? Opo. Yes, alam mo, John, sa sobrang laki na ng Taekwondo, marami ng coaches na bugok ang pumasok. Marami ng bubong coaches na pumasok. At nagmamarunong na magaling sila. Ang problema dito, hindi na nakokontrol sa 10 million ng members ng Taekwondo. Hindi to ang first case na nagkaroon ng ganito na may nagulping estudyante. Marami na akong nabalitaan na case in the past. Yung isa na hospital pa, nabasagan ng panga. Dahil na marami na nga, mas maraming matinong coach. Kaya yung advice ko nga sa mga parents, mga magulang na gusto nila yung mag-aral yung Taekwondo yung mga anak nila, alamin nila mabuti na kung ang coach na kukuha nila matino, magaling, matino. Hindi ibig sabihin po, kung coach ka, black belt ka, magaling ka, matino ka. Dahil parang abogado lang yan. Hindi ibig sabihin abogado ka, matalino ka. Maraming bubong abogado ang kilangan. At so, isa pa, Idol Mansoor, baka mas lalo kang matikon pagka nalaman mo itong isa sa mga sinasabing dahilan. Mukhang selos eh. Mukhang selos ang dahilan eh. Mukhang may gusto siya doon sa babaeng atleta eh. Kung totoo yan, talagang double bugok siya. Zero class na coach yan. Zero class. Walang class sa moralidad, sa tenets, sa disiplina. Wala siyang natutunan sa kung sino man naging instructor niya. Bad egg to. Hindi ko sinasabi lahat ha. Maraming mga matinong Taekwondo coach. Kailangan alamin natin. Tsaka ang balita ko dyan sa kay Salvador na yan, hindi siya licensed instructor. Yun lang. Wow! Yun ang balita ko dyan. Wow. May nag-report sa akin na wala yung lisensya magturo. Bakit siya nagtuturo kung wala siyang lisensya magturo? Wow.
Wow. Yan ang problema. Uh-huh. Kasi sobrang laki na ng taekwondo sa Pilipinas eh. Uh-huh. Kaya ako'y nalulungkot at nakonsyensya dahil ang daming na umidolo sa akin, ang daming humanga sa akin, sa atin, at siyempre ako ini-impart ko na subukan nyo itong mga kabataan at yung mga magulang na umidolo sa akin, yung mga anak nila, pinapasali nila sa taekwondo. Kaya nakukonsyensya ako at nalulungkot, yung talagang unang reaction ko. Later on, medyo napipikon na rin ako dahil ang daming tumatawag sa akin na arnisador, Muay Thai, karate, jiu-jitsu, actually sa lahat ng martial arts sa Pilipinas. Correct. Dapat hindi mangyari yan. Sa lahat ng martial arts teacher, hindi lang taekwondo, dapat hindi ganyan ang pagtrato sa estudyante. At ang unang-una dyan, di po ba, Idol Monsur, dapat disiplina ang pinaiiral. Di po ba? Disiplina, humility. Alam mo, nagturo din ako for 25 years. Never ako nagkaroon ng aksidente. Oo nga po eh. Sinasabi nilang aksidente. O yung estudyante na ginulpe ng lalaki at binasagan ng ilong. Human responsibility ng coach at player yun. Ng coach yan. Kung sino man ang may in charge dyan sa training na yan. Tsaka, nung black belt ako at nung nagsasparring ako madalas, pagkalaban ko babae at yellow belt, alalay. Ang utos dyan sa, ang dapat dyan utos, alalayan mo, turuan mo, huwag mo gulpihin yan. Dahil pag ikaw, ginulpi mo yung yellow belt, di malilintikan ka sa akin, pati kayo na, ako gugulpi sa'yo. Alright. Okay, nasa inyo po ang pagkakataon, Idol Monsur, panawagan o mensahe, hindi lamang dito sa nagmagaling na si Salvador, Jerry Salvador ito, kundi sa kabuuan po ng mga nasa ganitong klase ng sports. Go ahead, Idol. Alam mo, nakakalungkot dyan kasi alam nyo po, hindi ko po pinasikat ang taekwondo para saktan ang ating kabataan. Ang sports ay isang nation building. Apo. Yan ang purpose ng sports. Hindi, lalo na sa kabataan, hindi sirain ang buhay, ang kabataan, psychological trauma, buhay, at saka hindi ko nila lahat. Mas maraming matinong coach kaysa bugok na coach. Alamin niyo mabuti ang reputasyon at ang abilidad nitong isang coach. Apo. Bago niyo i-enroll yung anak niyo. So sana matigil na to, ha? At sana wala na akong mababalitaan ng mga ganitong pangyayari dahil dito sa bubok na coach na to, sinisira niya yung kabuuan. Kung ano talaga ang taekwondo. Correct. Kung ano talaga ang matutulong ng taekwondo sa buhay ng isang tao. Lalo na sa character building at youth building. Hindi na po tama. Hindi na po tama to. Para sa akin, ha, personal kong pananaw to. Hindi po ako opisyal, uulitin ko, ng Philippine Taekwondo Association. Ha? Kung ano man ang statement nila sa kanila yan, ako'y nagsasalita bilang si Monsur del Rosario, na kilala ko ng bansang Pilipinas at alam kilala ng mga tao na isang taekwondo master. Yun lang, ito akin tong personal pa rin. May mga iba magsasang-ayon sa akin, may ibang kukontra sa akin. You know, kanya-kanya tayong pananaw. Wala tayong pilitan dito. Alright. With that, Idol, maraming salamat at good luck. At from time to time, mabalahin ka namin, ha, pag may mga ganitong, hopefully, huli na itong ganitong negatibong issue na ito. Good morning, Kuyang. Sana. Salamat. Good morning. Have a nice day to all the listeners, sa lahat ng nakikinig. Apa. Kung may mga Ilongguda, mayuhon nyo ng inyong magtudlo taekwondo. Kung gatudlo ka mo taekwondo, hindi nyo pagsundo ng bubok na instructor. So, okay. Okay, thank you. Thank you, Idol. Okay. Good morning. Thank you. All right. Good morning. Apo. Okay. Yan po, mga kabalitaktakan. Kita nyo, hindi niya na po napigilan, ha? Natawaging bugok itong nagmagaling na coach na ito. Alam nyo, swerte ito eh. Ha? Swerte itong si Coach Jerry Salvador. Hindi kami nagkasalubong ng landas eh. Ha? Seryoso ako, 2 taon po akong nag-aral ng karate. Ha? Tinigil ko lang. Alam nyo kung bakit? Sigaw lang kasi natutunan ko. Pero seriously ha, mag-ingat-ingat ka Coach Jerry Salvador. Dahil hindi lamang mukhang yung gigil ni ni Idol Monsur ibang klase yung dating na mukhang pagka nakita sa personal to baka mamaya hindi ko alam kung ano gagawin ni Idol Monsur. Di ba? Umabot sa puntong tawagin niyang bugok
At tapos nalaman pa natin, ha, sana sa mangyayaring mga pag-iimbestiga ng Senado or ng Kongreso ay mapatunayan kung ito man ay hindi lisensyadong coach. Okay? At kung saan ba nagmula itong quote-unquote bugok na to? Ha? Coach Jerry Salvador, parang hindi ka nga yata karapat dapat tawagin coach eh. Iwasan mo, ha, na magkasalubong tayo. Alam mo naman, malakas akong sumigaw. Oras! Wala! 4:06 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang tinatayang 14.8 million pesos na halaga ng ilegal na droga na itinangkang ipuslit sa bansa. Ayon sa BOC Ninoy Aquino International Airport, idinaan ang ilegal na droga sa Central Mail o Mail Exchange Center. Sinasabing dumating ang shipment noong Enero 19, 2024 at nanggaling sa California, USA at idiniklarang hardware ang laman. Subalit ng buksan, nakuha sa loob ang 2,452 grams ng cocaine na itinago sa loob ng mga black bolt. Nagkakahalaga ito ng 12.9995 million pesos. Naharang din ang 6 na parcel na dineklara namang mga personal items. Subalit nakuha sa loob ang mahigit 1,307 grams ng marijuana na nagkakahalaga naman ng 1.829 million pesos. Pinuri naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga tauhan ng BOC sa kanilang maigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Pasada! Balita! Sports update na! Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport! Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Panalo ulit ang National University at sigurado na sila sa pwesto sa Final Four pagkatapos nilang talunin ang University of the East 25-14, 25-14 at 25-12 sa UAP Season 86 Women's Volleyball Tournament kahapon sa Mall of Asia Arena. Si Eliza Solomon ang ibabaw para sa kanyang koponan sa 14 points galing sa 12 attacks, 1 block at 1 ace. Ngayon, nasa pangatlong pwesto ang Lady Bulldogs kasunod ang mga leaders na UST at LaSalle. Si Belia Belen tumulong din sa kanyang triple-double na 13 points, 10 excellent digs at 10 excellent receptions. Nanguna din siya sa blocking sa kanyang 4 na rejections. Ang sabi ni Belen, hindi lang yung atake lagi kong iniisip. Inisip ko rin kasi kung ano pa ang kaya kong i-contribute sa team. As long as kaya ko pong gawin yung tasks na yon, sa receive at sa dig, talaga ibibigay ko yung effort na makapag-contribute sa team. Mas madadalian yung teammates ko sa game at mas magiging maganda yung laro namin kapag nagko-contribute kami sa lahat ng mga skills. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Come and check out the new full-size diesel hybrid Photon Tunland V7 and V9 pickup at the Manila International Auto Show at the SMX Convention Center in Pasay City. Visit the Photon booth and test drive the power of the Tunland and other Photon vehicles. Kung Trucks Advance naman ang hanap nyo, meron din ito sa Photon booth, pati na rin mga full electric models. Ang Manila International Show ay mula April 4 to 7, 2024. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada! Balita! Balitang pangkalakalan. Muling nalampasan ng Bureau of Customs ang target collection nito noong Marso. Ito ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang 3rd na buwan ngayong taon na lumagpas ang nakolekta ng BOC sa itinakda nitong target. Batay sa pangunang datos noong Marso, umabot sa 75.4 billion pesos ang collection ng BOC o lagpas sa target nitong 72.9 billion pesos o mas mataas ng 2.5 billion pesos. Simula Enero hanggang Marso, nakakolekta na ang BOC ng 219.3 billion pesos o lagpas ng 4% sa target itong 210.8 billion pesos. Kinilala naman ni Commissioner Rubio ang pagtutulungan ng mga tauhan ng BOC sa magandang performance nito at sa kanilang edukasyon na mapaganda
ang revenue performance ng pamahalaan alinsunod na rin sa mismong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagdeklara na ng state of disaster ang Zimbabwe dahil sa patuloy na pananalasa ng epekto ng El Nino phenomenon sa kalakhang bahagi ng Southern Africa. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulong Emmerson Mnangagwa ng International Aid, kung saan pangunahing prioridad nila ang pagkain para sa mga residente ng nasabing bansa. Dagdag pa ni President Mnangagwa, aabot sa $2 billion ang kakailanganin ng bansa para sa humanitarian assistance. Nabatid na una nang nagdeklara ng state of emergency ang mga bansang Malawi at Zambia dahil na rin sa gutom o matinding taggutom sa mga nasabing lugar. Pasada balita! Oy, good news! Good news! Ibinahagi ng top notcher sa Medical Technologies Licensure Examination ang kanyang quote-unquote alas sa pagre-review. Pagbabahagi ng bagong medical technologist na si Jean C. Pilapil, kasama niya ang kanyang 32 aso kahit na sa pagre-review. Ilan yun? 32? 32 dogs. Kaya naman inialay ni Jean C. ang kanyang tagumpay sa kanyang mga fur baby at pamilya dahil sinusuportahan siya nila sa mga desisyon sa buhay. Kwento pa ng bagong medical technologist, 5 araw bago ang kanyang examination, isinugod sa ospital ang kanyang lolo at siya ang nag-alaga rito. Nagkasakit din ng parvo ang isa sa mga aso ni Jean C. Gayunman, 2 araw bago ang kanyang pagsusulit, naging maayos na ang lagay ng kanyang lolo at nakalabas na rin ng ospital ang kanyang fur baby. Pasada balita! At sumayin nyo, isa namang edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan at kabalitaan, Johnny Banyes. Ang tabayanin po ang susunod na palatuntunang karambola. Pero bago yan, happy happy birthday po sa suki ng palatuntunan, si Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Hanggang bukas, mga kabalitaktakan at kabalitaan, ingat-ingat po. God bless. Bye! Bawal ang papagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ! Pasada Balita! Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes